Isang magandang hapon po mga kaibigan, latest weather update po tayo ngayong hapon po ng Miyerkules, April 10, 2024. Pero bago tayo magpatuloy kaibigan, please huwag mo munang kalimutan mag-like and subscribe and pahit ng notification bell. Maraming salamat kaibigan. Ang hypnosis natin ngayon kaibigan, meron po tayong binabantayan na easterlies or etong mainit na hangin galing sa karagatang Pasipiko ang siyang nakakapekto sa ilang bahagi ng ating bansa. Pangunahan ko na kayo mga kaibigan, wala pa naman tayong as of now na binabantayan na bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pero sa ating kalapit bansa, meron silang mga bagyo, no? Or may mga LPA sila namumuo doon na posibleng magkaroon ng extension sa ating bansa. So malayo naman ito, pero tinitignan natin yung posibilidad na ito'y magbago ng direksyon at dumaan sa ating bansa. But as of now, cleared naman at wala pa namang nakakaapekto na bagyo or LPA sa ating bansang Pilipinas. Mga kaibigan, narito po ang ating forecast weather condition, yung mga lugar po na apektado nitong easterlies at ilang mga localized thunderstorm. Sa area po ng Metro Manila mga kaibigan, kasama na po dyan ang ilang bahagi ng ating bansa, maulap po na panahon ng mararanasan. Sa mga Pilipinang lugar sa Metro Manila, posibleng hanggang bukas po ito, no? With isolated rain showers or thunderstorm pagdating sa gabi. Tulad po yan ng easterlies mga kaibigan. Impact po nito, posibleng pagbabaha sa mababang lugar at landslide naman sa mataas na lugar. Mga kaibigan, kakatapos lamang ng total solar eclipse itong nakaraang araw nga po, no? At tinitignan din ng ilang mga mamamayang Pilipino yung posibleng maging epekto nito. And as of now, salamat sa Diyos dahil wala namang nagiging epekto ito. Pero tulad po ng pinapaalala ng mga nakakatanda, mas magandang maging handa po tayo anumang oras. Tulad na lang sa posibleng lindol, posibleng super typhoon na tumama sa ating bansa, earthquake, mga tsunami sa iba't ibang mga bansa, pinaghahandaan po yan. Mas maganda na nakahanda tayo kaysa nakakampante lamang tayo na hindi natin iniisip na walang mangyayari. Pero as of now, good naman at wala namang problema. Mga kaibigan, tinataya rin po yun ayon sa pag-asa, posibleng isang bagyo po ang pumasok ngayong buwan ng Abril bago matapos, no? At yung kauna-unahang bagyo nga po na hinihintay natin, yung bagyong Aghon nga po, posibleng maging malakas dahil ito po yung posibleng kauna-unahang bagyo na papasok sa ating bansa ngayong buwan ng 2024. Kaya mga kaibigan, no, dyan lang po kayo. Huwag nyo kalimutan mag-like and subscribe para ma-update ko kayo sa ating mga susunod na latest daily weather update. Maraming salamat.